Gagawin natin ngayon guys is paano ba i-cut yung text natin dito sa Photoshop. Panoorin nyo to guys, madali lang yan. Okay, so first is what yung background natin, gusto ko black para mas makita yung ginagawa natin. Ayan, add lang tayong solid color, tapos add tayo ng text, okay, na i-cut natin. For example, cut up yung gusto kong i-cut, okay, tapos palakihin lang natin guys para mas klaro, no? Tapos enter. Ayan, tapos zoom in natin para mas klaro talaga. So yung first thing na gagawin natin guys is pipili ka lang dito kung anong gagamitin mo na pang-cut. Pwede naman si rectangular marquee tool, pero din dito guys, si lasso tool, polygonal tool, at saka pwede din si pen tool. So yung gagamitin ko ngayon is si polygonal lasso tool, okay? Sa para pang-cut ng ating text, okay? So yan ang gagamitin natin, ayan. So ayan, so nasa inyo lang yan guys kung saan yung siya gustong i-cut. So for the sake of this video, cut ko siya ng paganyan, okay? Tapos click ka dyan, tapos dito, ayan, pagtagpuin nyo lang siya sa bandang huli guys, ayan, ayan. Tapos pag na-select nyo na yung gusto nyo i-cut guys, is lalagyan nyo lang siya ng mask, ayan. Tapos control J natin, control J para i-copy itong layer na ito, control J, tapos control I to invert mask. Okay, so control I guys para ma-invert yung mask. Ayan, nakat na yan guys. So makikita natin dito kung ayan, move natin, nakat na yung text natin, di ba? Ganun lang siya kadali guys. So para mas makatotohanan pa, lagyan natin siya ng parang kulay dito sa bandang gitna niya sa nakat na part. Okay, so yung gagawin lang natin, mag-a-add tayo ng layer. Ayan. So yung next thing na gagawin natin is pindutin niyo yung control, ayan. Select niyo itong layer 1, tapos control, pindutin niyo itong mask guys, yung mask, yung mask. Ito guys, yung layer mask. Tapos control, pindot, ayan. So nakita na natin yung selection. Tapos kukulayin natin para mas makatotohanan talaga guys. Okay? So gagamit lang tayo ng brush tool. So yung kulay ng brush tool na gusto natin is siguro black na lang guys. Ayan. Tapos i-brush natin dito. Ayan. Para mas makatotohanan talaga guys. Ayan. Diba? Para kinat talaga siya guys. Kinat naman talaga natin. Okay, so ayan. Napakadali lang nung pag-cut ng text dito sa Photoshop guys. Okay, tapos deselect natin, control D to deselect. Ayan. Napakadali lang guys. Kung gusto siyang kulayan guys, ito, taas ba sa baba, kung gusto siyang kulayan, for example, ito yung, saan ba ito banda? Sa baba yan, control Z. So ito, lagay natin ng baba. Baba. At ito, taas. Taas. Para mayroon tayong identification sa kanilang dalawa. Okay? So, kung gusto nyo kulayan si baba, ayan, make sure na i-rasterize nyo muna yung layer. Right click nyo lang, tapos rasterize type. Tapos click kayo dito guys, sa may bandang text banda. Dito, i-click nyo dito banda, tapos tsaka pa lang kayo magkukulay. Okay? So, for example, si paint bucket tool yung gagamitin natin pang kulay. Tapos yung kulay na gusto natin is ito. Ayan. Ayan guys, diba nakita nyo? Napakaganda na tingnan guys. Ayan, diba? Ganun lang siya kadali dito sa Photoshop guys. So pwede na pang i-design to guys, pagandahin to guys. So pinakita lang natin kung paano siya i-cut. Okay? So yung next text effects naman natin na gagawin natin guys is yung multiple color text. Okay? So first is maglalagay tayo ng text dito. For example, yung lalagay natin na text is white muna natin guys. Ayan. I love you. Ayan. Diba? Para mas maganda guys. I love you. Tapos palakihin natin guys. Ayan. Ayan ang ginawa natin kanina para mas klaro. Okay? So enter natin. Ayan. And then yung next natin na gagawin is
Pwede nyong kulayan lang guys, ganito lang yung gawin nyo. For example, gusto ko siya kulayan ng red. Ayan, so na-red na yan guys. Pag dinrag natin yan, red na yan, di ba? And then, control J natin ulit. Okay? So, tapos, double click ulit natin, kulayan natin siya ng ano bang magandang kulay, yellow. Okay, nasa inyo na lang yan guys kung anong gusto nyong kulay. Okay, tapos okay na yan, drag natin ulit. Ayan, ganyan lang kadali yung maglagay ng multiple colors sa text guys, para ipapatong-patong nyo lang siya. So, pwede naman ganito rin yung design ng gusto nyo, baka gusto nyo ganitong design, ayan. I-drag nyo lang ng ganyan. Ayan. So, meron kayong choices guys kung saan yung kukulayan nyo dito. Okay, for example, itong U lang yung kukulayan ko, ayan. Highlight nyo lang ng ganyan, tapos gusto ko siya nung kulay na blue. Ayan. Diba? Ganun lang siya kadali guys dito sa Photoshop. Okay? Okay? So, paano ba gawin yung overlap effect dito sa Photoshop? So, sabayon nyo lang ako guys. Madali lang yan. Let's go! So, yung first natin nga gagawin is para mas klaro yung text natin. So, lagyan natin na siya ng solid background color na black. Okay? So, ayan. Tapos, mag-type tayo. So, yung gagamitin kong text ngayon is hope. So, dapat isa-isa guys. So, explain natin mamaya kung bakit siya isa-isa. Okay? So, ayan, control T natin para palagihin natin, guys. Ayan. Okay. Tapos, enter. Tapos, control J nyo lang dito sa layer H, guys. Yung may letter na H. I-copy lang natin yung layer. Control J yung shortcut. Okay. Tapos, i-double click natin, guys. Lagyan natin siya ng O. Okay. Tapos, i-drag natin dito. Ayan. So, control J ulit natin, guys. Tapos, double click dito. P ulit. P na naman. Okay? Tapos, ayan. Itapat lang natin. So, ayan. Tapat na. Tapos, control J ulit. So, parang kinakopy lang natin yung layer, guys. Tapos, E. Okay? So, individual kasi yung paglagay ng kulay nito, guys. Nung gradient color nito para mag-effect yung overlap. So, para sa overlap effect. Okay? So, ayan. So, yung next natin na gagawin, guys, is mag-a-add lang tayo ng layer. For example, dito tayo magsisimula sa H. Tapos, add tayo ng layer dyan para makalagay tayo ng gradient. Okay? So, punta tayo sa gradient. Ito, gradient tool. Tapos, ito lang yung iset nyo, guys. Black and white. Or, nasa inyo na lang yan, guys. Kasi marami namang kulay dito sa gradient na pwede natin pagpilian. So, sa video natin na ito is black and white lang yung gagamitin ko. Para mas makita nyo yung effect talaga niya, guys. Yung overlap niya. Yung overlap effect. Okay, tapos, ayan, dito ka na sa H na letter sa may mask. Tapos, ganyanin mo lang, guys. Okay? Ayan, guys, diba? So, kung baliktad naman, guys, i-reverse nyo lang. Ayan, oh. Makita ninyo, guys, nagbaliktad na siya. Diba? Kung gusto nyo yung baliktad. Okay, so ayaw ko siyang baliktad. Gusto kong ganyan lang. Ayan. Tapos punta ulit ako sa O. Tapos add ulit ako ng mask. Tapos ganun pa din. Gradient tool. So ayan. Drag ko lang ng ganyan. Ayan. Tapos sa P. Add ulit ako ng mask. Ayan. Tapos drag ko ulit dito. P. Ayan. And then, the last one is yung letter E. Add ako ng mask. Tapos, yung gradient tool. Drag ko lang ng paganyan. Ayan, guys. Diba? Tapos, mas maganda dyan, guys, kung ilalapit nyo. Ilalapit. Ayan. Ayan. So, ayan, guys. Ganun lang siya kadali gawin yung overlap effect dito sa Photoshop. Diba? Napakadali lang, guys. Ayan. So, yung gagawin natin, guys. So, yung gagawin natin, guys, is kung paano ba ipa-adapt yung picture sa text or yung gamit na clipping mask. So, ganito lang yung gawin, guys, dito sa Photoshop. Madali lang. Sundan nyo lang ako. Let's go.
So yung first natin gagawin is kagaya ng ginagawa natin, lagyan natin ng black background para mas klaro yung text na ginagawa natin, okay? So for example, yung gagawin kong text or yung isulat natin na text is flash. Okay? See the flash, guys, okay? Tapos control T natin, palakihin natin para mas klaro, okay? Tapos enter natin. So okay na yan, guys, medyo malaki na. Tapos i-zoom in natin, ayan. Tapos meron akong the flash na picture dito, picture ni the flash, okay? Tapos control A nyo lang or i-drag, pwede naman i-drag. Convert. Ayan, tapos ginagawa nating project or sa mismong file na in-edit natin. Tapos control T. Kung hindi nyo naman ma-drag, guys, is pwede naman control A, select all, tapos copy and then i-paste. I-paste nyo dito sa ating file na in-edit. Okay? Tapos enter, ayan. So ayan, makikita natin siya, guys, nasa baba siya nung, so yung text nasa baba, tapos nakaibabaw yung image natin. So yung next thing na gagawin natin para mag-adapt yung image dito sa text is napakadali lang, guys, ganito lang. So ayan, right click nyo dyan, tapos create clipping mask. Yan lang, guys. Ayan, so ganun lang siya kadali, guys. Pwede mo pa siyang i-adjust, ayan, oh. So napakadali lang, guys, gawin, di ba? Napakadali lang yung gawin dito sa Photoshop. Okay? So yung next natin na gagawin na text effect, guys, is yung colorful slice or yung colorful cut effect. O yung parang 3D na, guys, yung parang may laman yung ating text. Okay, so yun ang gagawin natin ngayon. Madali lang to, guys, sabayan nyo lang ako, let's go. So yung gawin natin yun, solid background, black, okay. And then, lagay tayo ng text. So isa lang yung text na ilalagay ko, guys, B for Barry Allen. Okay, so palakihin natin, control T. Ayan, para mas klaro siya, guys. Okay. Ayan, palakihin pa natin. Ayan, B. Tapos, zoom in natin. Okay na yan. So, ayan. So, yung next natin na gagawin is mag-a-add tayo ng layer. No? So, yung purpose itong layer na to para pang trace kung saan tayo magka-cut. Okay, yan lang yung purpose. So, yan lang yung purpose nung layer na ginawa natin. So, punta tayo sa brush tool para mayroon tayong guide kung saan tayo magka-cut. Ayan. So, paliitin lang natin, guys. Ayan. Okay, so okay na yan. Tapos, lagay tayo dito kung saan mo gustong mag-cut. Okay, for example, dito. For example, dito. Ayan. Ayan, and then dito ulit. So, ayan, guys. So, meron na tayong guide kung saan natin ika-cut. So, yung next step na gagawin natin is, bago natin siya i-cut, guys, yung letter natin, gamit yung pen tool, make sure na naka-raster file na, make sure na i-raster file muna natin, guys, okay? Rasterize file o yung ating text pa natin gagamitin sa pen tool. Okay? So let's go, i-trace na natin yung nilagyan natin ng pintura dito. Ito, guys, i-trace lang natin, guys. So yan kasi yung purpose niya, para ma-trace natin. Okay? So ayan. Trace lang natin 'to. Tagpuin natin hanggang sa dulo, guys. Tapos, make selection. Okay? Pagkatapos natin mag-make selection, na-select na natin itong area na to, control J natin. Control J para makopy yung area na yon. Tapos, balik tayo ulit dito sa my letter B para mag-cut ulit. Okay? So, punta ulit tayo sa pen tool. Ayan. Tapos, ganun ulit yung gagawin natin, guys. Trace lang ng trace. Tapuin natin, tapos make selection ulit, ganun pa din, control J para ma-save natin yung na-trace natin. Okay? So lagyan natin dito ng trace 1 para hindi tayo malito. Trace 1. Ito si trace 2. Trace 2, ayan. Tapos trace ulit tayo dito sa baba. So ganun lang, guys, yung gagawin natin. Punta ulit tayo dito sa bandang letter B. So, dyan talaga kayo magti-trace, guys, sa letter mismo. Okay? Ayan, tapos make selection ulit. Okay, control J. Trace 4. Okay na yan, guys. Enter.
Tapos yung next natin na gagawin, guys, is mamove na natin yan, guys. I-hide natin tong letter B. Okay, i-hide nyo yan para hindi makita. Tapos i-move na natin to sila. Ayan, di ba? Nakat na yan, guys. Ayan. So hindi yung masyadong na-trace yung dito. Hindi siya masyadong na-trace. Okay lang yan, guys. Kasi pwede naman natin i-hide yan. I-hide itong mga ano. Ito sa layer 1 kasi yan, guys. I-hide lang natin. Tapos ayun. Hindi na makikita, guys. Tapos para maging mas 3D siya, guys. Loob. Lagyan natin siya ng loob. Okay. So tama ba yung ano ko? Yung term ko, loob. Okay, ayan. So for example, lalagyan mo siya dito. So gagamit ka ulit ng pen tool. Oh, ayan. So punta tayo dito sa trace 4. Magsisimula tayo sa baba. Ayan. Click natin tong layer na to. Tapos gamitin ulit natin si pen tool. So ayan. Lagyan natin tong ng loob. Ayan. Ayan. Tapos punta tayo dito, guys. Click nyo yan. Tapos solid color. So sa inyo na yan, guys, kung anong gusto nyo yung kulay. Example sa akin, yellow. Ayan. Yellow siya. Tapos i-drag nyo siya sa baba, guys, para mapasok siya sa loob or para mapunta siya sa likod ng text. Okay? So ayan, parang ganyan yung kalalabasan niya, guys. Di ba? Napakaganda. So gawin na ulit natin to sa iba. Sa dito sa trace 3. Ay, trace 4 pala ulit, guys, kasi dito siya banda. Nasa trace 4 pa rin yan. Okay? Tapos trace natin ulit. So ganun pa din, solid color, yellow. Ayan, tapos drag down natin. Ayan. So di ba nasa likod na siya, guys? So hanggang dito sa taas, guys, ganun yung gagawin natin. Ayan. So baba natin ulit sa trace 2. Ayan, guys. So ito na yung kinalabasan ng ating ginawa, guys, di ba? Parang 3D na siya, guys. 3D. So yung next natin na gagawin is yung abstract effect dito sa Photoshop. So first is, ibablock natin yung background para mas klaro yung ginagawa natin. Okay? Tapos, lalagay tayo ng text. So yung text na ilalagay natin is abstract. Abstract, guys. Ayan, tapos palakihin natin para mas klaro yung ginagawa natin. Ayan, enter. Tapos i-zoom in natin para mas klaro talaga. Okay? Ayan, i-zoom in natin. So next na gagawin natin is iti-trace natin. Magti-trace tayo kung saan tayo maglalagay ng mga kulay. So para gawin yun, mag-a-add tayo ng layer para sa pang-trace. Okay? So gagamitin natin to si Polygon na Lasso Tool. Kasi maganda to, guys, pang trace ng mga ganito mga pattern. Okay, so yung purpose lang ito is para may pattern tayo pang trace mamaya sa pen tool. Okay, so ayan, so makikita niyo to, guys, sa yung nagdi-design ng kwarto, diba mayroong mga abstract yan na kulay-kulay. So parang ganun yung ginagawa natin ngayon, guys. Okay, ayan, tara. Gawa ka lang sarili mong pattern. Sure, pagtagpuin mo sila sa bandang hulihan, guys. Okay? So, ayan, dapat magtagpo sila sa bandang huli. Ayan. Tapos, lagyan mo siya ng stroke para mayroon siyang pattern talaga na kulay na kita-trace natin mamaya. Okay, ayan. For example, yan. Black yung kulay ng stroke natin. Tapos, control D to deselect. So, ayan, guys, mayroon na tayong nagawang pattern na pwede nating i-trace mamaya gamit yung pen tool. Okay? So for example, gagamitin na natin si pen tool. Zoom in natin para mas maganda yung pagkaano. Ayan. Example ito. Pen tool. Tagpuin lang natin, guys. Ayan. Tapos dito ulit. Tagpuin lang natin. Ayan. Sundan lang natin yung pattern na ginawa natin. Okay. Ayan. Tapos dito ulit.
Ayan. Okay. So, dito pa. Tapos, pag tapos nyo siyang na-trace gamit yung pen tool, guys, pindutin nyo yung control, tapos enter. Okay, so na-select silang lahat. So, tapos kulayan natin siya ng solid color. Dito, guys, dito. Nandito. Dito, ayan, click nyo yan, tapos solid color. So, ayan, at sa inyo, ayan, kung anong gusto nyong kulay na ilagay, di ba? Ayan, guys. Di ba, abstract na abstract siya, guys. Ayan, napakaangas, guys. Okay? So, ganun lang kadali yung maggawa ng abstract effect dito sa Photoshop. Thank you.